Magandang maulan na araw, Auto Buyers. Alfred Mendoza po at narito tayo ngayon para magtampok na naman ng isang sasakyan sa ating LLKP. Labas, loob, kaligtasan at pagganap ng isang sasakyan. At ang sasakyang ating itinatampok ngayon ay walang iba kundi ang 2021 Volkswagen Santana SE Automatic. Simulan na natin! Ang mapapansin natin sa labas ng Santana, lalo na itong polar white na kulay na Santana, ay ang kanyang signature Volkswagen grill na malaki sa gawing harapan. Sa harapan nito, mapapansin natin na meron din siyang fog lamps, tapos ang headlights at ang fog lamps niya ay parehong halogen. Sa gitna ng mukha nitong Santana SE ay ang talagang very very distinct na Volkswagen logo. Tapos, makikita rin natin sa harapan na namamayagpag lamang ay dalawang kulay. Ito ay puti or polar white, no? Polar white po itong sasakyan nating sinusuri ngayon. At itim, no? So, yun yung mga kulay na namamayagpag sa sasakyan ito. Yung mga bukasan ng pinto, mapapansin natin, side mirror. Lahat yan, color keyed, polar white din ang kulay. Tapos, may nakahalong kulay itim. Karamihan naman ay flat black, walang high gloss black sa labas. Kaya magandang yung pagkakaterno ng itim sa polar white na kulay na ito. Bukod doon, may kita ating balancing-balance sa gawing tagiliran. No? Yung profile ng Santana, balansyadong-balansyado, harap-likod. Alam mo ang harap yung harap at yung likod, likod naman. Ang maganda dito, malaki yung trunk space, no? Yung sa gawing likuran. Tapos, tulad ang nabanggit ko sa inyo kanina, balansyado. Yun nga lang, dito sa gawing tagiliran, pag sinuri natin maigi, parang bitin lang ako doon sa sukat ng gulong, no? Kasi 15 pulgada lamang ang mags nito. Tapos, mapapansin din natin na harap lang ang naka-disc brakes at ang likod naman ay naka-drum brakes lamang. Sa profile nito o sa tagiliran, makikita rin natin na ang antenna ng Santana SE ay pole type. Tapos, marami ring standard safety features sa labas, no? Tulad ng meron din siyang third brake lamp at saka rear fog. Yun yung paborito kong tampok ng European cars, may rear fog. Kasi kahit na hindi naman nagsusnow dito rin, may mga lugar na naghahamog, no? Tulad ng Tagaytay, Baguio, Antipolo, Tanay, yun yung matataas na lugar. Kaya maganda talaga na dapat gawing standard na rin ang rear fog sa mga sasakyan dito sa Pilipinas. Oras na para pumasok tayo sa loob. Kanyang very distinct. Okay. Steering wheel na Volkswagen, no? Maganda dito kasi very Spartan, very Bauhaus, very German talaga ang disenyo, no? Kaya walang masyadong komplikado dito sa disenyong ito. Very straightforward yung cabin, yung layout. Ang naiiba dito, probably sa mga Japanese cars or even Korean cars, ay ang kanyang bukasan ng ilaw. Okay, most European cars, ganito ang bukasan ng ilaw, no? Okay, ito, may auto. So, pag dumili, bubukasan ang kusa mag-isa. Pag nilagay mo sa kanan, park light. Pag hinata ko pa dyan, on lahat. Tapos, kung gusto mong buksan yung rear fog at fog lamps, hatakin mo minsan. Fog lamps ang nakabukas at hatakin mo ulit, rear fog naman ang nakabukas. Okay? Bukasan ng ilaw. May leveler din siya ng headlamps dito, no? Puno yung sasakyan at masyadong nakatingala na pwede mong itaas or ibaba yung headlamps, no? Halogen headlamps. Yun ang maganda doon, no? Puko dyan, mapapansin natin dito, no? Dito ang adjust knob, no? Ang galaw ng side mirrors, kaliwa at kanan, parang joystick siya, no? Yun ang ano, yung controls niya. Tapos, yan, no? Bukasan ng mga bintana dito nakalagay. Speed sensing door locks na rin po, mga auto buyers. Tapos, ang maganda, yan, kitang-kita nyo, nag-i-illuminate, no? Or umiilaw yung mga switches sa mga bukasan ng bintana. Sa pinto rin makikita ang bukasan ng trunk, no? Ayan. So, para kung buksan mo yung trunk, pipindutin mo lang. Tapos, meron siyang bulsa dito. So, baba ng vent ng aircon. Tapos, maganda yung latag ng font, no? Ayan, makikita nyo, information.
Ilang kilometers per liter? Tumakbo tayo ng 429.4 kilometers. Ang average fuel consumption niya basically ay 13.8 kilometers to a liter. 55 liters po ang fuel tank capacity ng Santana SE. So, yan, magandang ano, latad, no? Gustong-gusto ko yung ano, yung 3-spoke na steering wheel niya. Tapos yung kulay pilak na palamuti dito na nakapalaman, no? Kasi yung hindi SE model, eh flat black lang lahat. Ito nagkaroon ng dimension, no? Nagkaroon ng ibang flavor, ika nga. Hindi black, kundi kulay pilak at saka dark gray ang kanyang ano, dashboard, no? Bukod dyan, mapapansin din natin dito, okay? Lever type ang aircon, no? Touchscreen yung infotainment system. May option din, Bluepunk, no? Na may Android Auto at Apple CarPlay. Ito naman may Bluetooth connectivity at USB, no? Yan yung infotainment system niya. Malaki, maayos naman, maaliwalas. Tapos dito, merong parang lalagyan ng tweeter dito. Pag mapapansin din natin, malalaki yung mga bintana. Tapos tong SE variant, ay merong sunroof. Okay? Yan. Okay? Moonroof, sunroof. Tapos ang galawan ng ano, ang adjustment ay nandito, no? Rotary type din or lever type para buksan or isara or itilt yung sunroof, no? Dito sa mga visor, no? Ito may strap lang. Pero sa pasahero, may vanity mirror. Hindi rin sumasara, exposed lang yung vanity mirror. So, yan ang nakikita natin dito sa cockpit, no? Or sa driver's seat. Tapos yung patungan ng siko, okay? Dito, yan, no? Itong bahagi na to, na-appreciate ko kasi soft touch naman siya. Tapos yung kulay pilak na palamuti sa dashboard, tuloy-tuloy mula dun sa harap hanggang sa likod na upuan, no? Yan, yan. Elementong yan, no? Tapos, malaki yung bulsa sa harapan, no? Yung bottle holder niya napakalaki, tapos pati yung bulsa, pwede kang maglagay ng accessories, no? Malalaking wallet, pasok na pasok dyan, ano? So yun yung na-appreciate ko dito sa harap. Ito yung itsura ko, 6-footer. Ito yung driving position ko. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ko sa likod naman. Ito ang itsura ng 6-footer na nag-drive. Ito yung seating position ko at ito ang 6-footer na nakasakay dito sa likod ng Santana. Now, kita nyo, may headroom pa. Meron din siyang headrest sa likod. Legroom at headroom, sapat na sapat. Malambot din yung ano, yung patungan ng siko dito sa likod. Komportable. Medyo malaki nga lang yung upuan. Malaki yung headrest, pero sapat naman yung viewing distance ko mula dito sa likod. May hawakan din dito ng ano, kamay. So, yan ang itsura ng 6-footer na nakaupo sa likod ng 6-footer na nagmamaneho. Anong mapapansin dito sa likuran? Mapapansin sa likuran? Well, may armrest, may patungan na siko, may bulsa dun lang sa kanang bahagi, dun sa passenger front side, no? Yung driver seat rear, wala. Walang bulsa. Tapos wala ring headrest, pero komportable yung seat, no? Okay siya. Tsaka suwak na suwak lang yung headrest, no? Tingnan naman ito yung senorita mode. Okay, ito doon bakit ko kanina, may bulsa dito sa passenger front seat, no? May bulsa dito sa likod. Hindi headrest, kundi armrest yun ang kulang para kay senorito. Walang armrest tong Santana SE sa likod, no? May bottle holder, pero walang cup holder. So, walang cup holder para kay senorito, wala ring armrest. Pero at least may bottle holder, tsaka may bulsa. Lalo tayo nakikita ang charging ports, pero may bulsa naman dito. So, too bad, senorito. Pero, ito yung space, no? Medyo obstructed din yung view. Kasi medyo malaki yung upuan. Pag sinagad mo yung upuan sa harap, pero yun natin sa De Quattro test. De Quattro test. Hindi tatama sa ating chauffeur, no? Yung aking paa. Malayo sa, no? Hindi tatama sa balikat niya. So, okay naman sa senorito test. Very comfortable. Bitin na ng konti sa view kasi laki ng upuan sa harap. Tapos malaki headrest. Kaya, hindi masyadong makikita ng senorito yung view. Pero maganda yung bintana sa likod kasi malaki. Umababa nga ba yung bintana na sagad? Very good. Sagad din ang baba ng bintana dito. At least si Junito may kapitan ng kamay dito. Malambot yung patungan ng siko. Tapos meron namang dome light dito sa likod. Hindi lang or map light sa likod. Hindi lang sa harapan. Pag-usapan na natin ang kaligtasan.
Kompleto sa headrest. Tatlo ang headrest sa likod kasi 5-seater, dalawa sa harap. Tapos tatlong punto sa sinturong pangkaligtasan pati sa pasahero sa gitna. ISOFIX anchorage points. Ayan, no? ISOFIX. Tapos meron siyang airbags. Itong SE may airbag sa upuan. Itong itsura ng 6-footer na nakaupo sa gitna. Imagine na lang. Kung payat na 6-footer, komportable pa rin dito. Swak yung headrest. Tulad na bang ito sa inyo kanina, lima yung headrest since 5-seater to. Lima rin ang tatlong puntos sa sinturong pangkaligtasan. May ISOFIX anchorage points, dalawa dito sa gawing likuran. Airbags. Merong dalawa. Driver at saka passenger sa harap. Tapos pati yung seat, merong seat airbags. No? So maraming airbags dito, no? For this model. No? So para sa isang mid-level or variant na ano na actually yun nga eh, ito rin top of the line, may choice mo lang infotainment, so might as well go all out, diba? Ang napansin ko lang na wala dito eh, wala siyang backup camera, pero malaking bagay yung may speed sensing door locks, tapos meron ding backup sensor, wala man lang siyang camera, at least may backup sensor siya. Tapos mahalaga of course eh, meron siyang ano ABS with electronic brake force distribution, tsaka yung may stability control din to, so may traction control siya basically. So yun yung mga sistemang pangkaligtasan na meron tong Santana SE. Kaya dapat tumuloy na tayo ngayon sa usapang paggana. Okay, auto buyers, usapang pagganap na. Okay, simulan na natin ang pagganap, no? Unang-una, okay, ang makina ng Santana SE automatic ay isang 1.5 liter gasoline engine. At ang gasoline engine na ito ay nakatambal sa isang 6-speed automatic transmission. At ang kombinasyong ito ay lumilikha ng 110 na kapangyarihang kabayo, no? At 110 kapangyarihang kabayo na 'yan. Okay? Anong pakiramdam? Sapat na sapat lang. Hindi naman para makipag-upakan ka dito sa ganitong uri ng sasakyan, no? So maayos naman siya, disente. Kung kailangan mong humataw, hahataw siya. Tapos ang kanyang top speed ayon sa Volkswagen Philippines ay 185 km kada oras. Mukha bang kaya? Oo, nasubukan naman namin na medyo patakbuhin ng mabilis na ito sa isang secure na kalsada. At mukha namang kayang-kaya niyang tumakbo ng ganong kabilis. Bukod doon, ano bang napansin namin? No? Baka magulat kayo pagka sinubukan niya ito kasi parang biglang ano, may itong makina to may tinatawag na blue motion technology. Yung blue motion technology na yon ay basically auto start stop siya, no? So kung nasa traffic ka, nakaupo ka lang sa traffic, eh pusa siyang hihinto, no? Hihinto yung makina, pero manatiling nakabukas yung aircon, yung radyo. Medyo mahina nga lang yung ano, yung lamig, pero para makatipid yun sa gasolina, no? Kaya pwede mo rin naman i-override yun, pwede mong patayin. Yung iba na iirita, ako sa akin, okay lang. Usapang konsumo, ang konsumo niya, sinubukan namin to combined highway and city driving, eh napatakbo namin numigit kumulang ngayon, ha? 430 kilometro na namin tinatakbo, at ayon sa kanyang fuel consumption gauge or fuel consumption computer ay kumonsumo na kami ng or tumatakbo kami ng kumigit kumulang 13.5 kilometro kada litro ng gasolina. Matipid po yun, no? Speaking of gasolina, 55 litro ang tangke ng gasolina netong Santana SE. So you know, no? Anong karanasan namin? Napansin namin, no, na kung nag-iisa ka lang dito sa Santana, eh medyo matalbog at matagtag ang kanyang ride, no? Pero kung talagang gusto mong maramdaman yung comfort or kaginawaan,
pagka apat na tao na ang nakasakay dito sa Santana, masarap na siyang sakyan, hindi na siya matagtag. Bakit ganoon, Kanyo? Kasi dahil magaan ang kaha ng sasakyan, eh ginawa malamang ng mga inhinyero ng Volkswagen na medyo tigasan, no, yung chassis, yung suspension ng sasakyan. Para nang gayon ay mas maneuverable at mas ligtas siya sa mga likuan sakaling isa lang ang nakasakay. Pero kung maraming nakasakay dito sa sasakyan ito, eh doon mo mararamdaman yung totoong ginhawa or full potential ng ride quality ng Santana. So, yun ang naging aming karanasan sa pagganap nitong sasakyan ito. Ano pa ang naging kapansin-pansin? Kakaiba, no? Lalo na uso ngayon ang kulay puti, polar white. Either you love it or you hate it. Ako, gusto ko yung kulay na puti. Noon pa man, mahilig ako sa kulay puti ng mga sasakyan. Kaya nagustuhan ko kaagad yung itsura itong Santana SE, lalo na itong kulay puti. Kasi very European, mahilig ako sa mga European designs eh. Tsaka mahilig din ako sa simple. Kaya para sa akin, magandang pagkakalatag, simple. Tapos ano, talagang makukuha mo rin naman yung pakiramdam na talagang European car siya. Kahit na gawa ito ng SAIC, kahit na gawa itong sasakyan ito sa bansang China, eh yung quality naman nung ano, nung pagkakagawa, dahil sinusupervise naman niya ng mga inhinyerong Aleman, eh na-maintain naman nila. Ang mahalagang tanong na lang talaga is of course yung piyesa. Speaking of piyesa, ang preventive maintenance service o PMS tinatawag ng Volkswagen ay every 10,000 kilometers, kaya umigit kumulang minsan lang sa isang taon ka magpapaservice netong Santana. Yun ang pinamamayagpag ng Volkswagen. Kaya kumbaga, kung dati dalawang beses ka sa isang taon nagpapaservice ng kotse, kung tumatakbo ka ng mahigit sa 10,000 kilometro kada taon, ngayon minsan na lang, kasi nga imbis na 5,000 kilometers o 5,000 kilometro kada interval or agwat sa pagpapaservice ng iyong sasakyan, ito ay 10,000 lamang. So, yon ang aming naging karanasan sa aming pagsusuri nitong Volkswagen Santana SE. Sa mga Santana owners dyan, may nakalimutan ba ako? May sobra ba ako sinabi? May hindi ba ako totoong sinabi? Huwag kayong mag-hesitate, lagay dyan sa comment section below para malaman ang mga nag-i-interest bumili ng Santana. Okay ba or hindi okay itong sasakyang ito? Sa aming karanasan, okay. Kung mahilig ka sa kakaiba, kung medyo sawa ka na sa mga nakikita mong sasakyan sa lansangan, gusto mong maiba, eh pwede mong i-consider itong Santana. Lalo na ang nagdala ng Santana dito sa Pilipinas ay ang kumpanyang Ayala. So, hindi na aalis ulit ang Volkswagen sa aking palagay, kasi nag-invest naman ang Ayala dito sa brand na ito. Malapit sa puso ng mga Ayala itong sasakyan ito, kaya palagay ko ay talaga na mga alagaan nila itong brand na to. Kaya pumunta na kayo sa inyong pinakamalapit na Volkswagen dealership kung gusto nyo masubukan ang Volkswagen Santana. Ito po si Alvin Mendoza, ang inyong lingkod. Bago kayo i-wish na ligtas at mapayapang araw, gusto kong magbahagi ng isang bersikulo sa Biblia, no? At ang ating Bible verse para sa hapong ito o sa araw na ito ay nagmumula sa mga awit or psalm, no? Mga awit, 119. Mapalad, 119. Okay? Bersikulo 1-5. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran. Buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Kung magaling lang ako kumanta, eh kakantahin ko para sa inyo. Pero naway, lahat po tayo ay lumalakad at nabubuhay sa patakaraan
patakaran at utos ng ating Panginoong Diyos. Mula po sa pangkat ng Autobuyers Philippines, maraming salamat po sa inyong pagpagkilig sa aming palatuntunan. 50,000 plus subscribers na tayo. Tulungan niyo po kaming umabot ng 100,000 sa taong 2021. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ito po si Alfred Mendoza, ang inyong lingkod. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Mag-ingat. Kung may pagkakataon po kayo magpabakuna, magpabakuna na po kayo para malagpasan na po natin itong pandemyang ito. Muli po, maraming salamat. Paalam!